Marami nagtatanong sa inyo, ano na nangyari? Bakit wala na si Angelo sa vlog natin? Ano nga ba nangyari? Bakit wala si Angelo sa vlog? Akala ko, mainit na kasi minus 35 last week. Ngayon, few days ago, minus 10. Akala namin, tuloy-tuloy na yung mainit. Yung minus 10, mainit na yun para sa amin. Para ka nang nasa Mexico. Ngayon, balik ulit tayo sa minus 25. So, minus 25 ulit ngayon. Kita yung aking outfit. Outfit check. Sobrang lamig kasi magdi-deliver tayo. Mahirap na. Marami nagtatanong sa inyo, ano na nangyari? Bakit wala na si Angelo sa vlog natin? Ano nga ba nangyari? Bakit wala si Angelo sa vlog? Siyempre, nag-aaral yung anak ko. At priority niya yung pag-aaral niya muna. At gusto ko focus siya sa kanyang pag-aaral. Puro pag-aaral, no? yun naman ang totoo eh. Speaking of Angelo, ayan si Angelo. Hello anak. Hello. How are you? Okay lang. Wakan mo nga ito anak. Kumusta mo yung mga ka-berks natin yan? Kumusta mga ka-berks? Sabihin mo kung bakit pa wala ka sa vlog natin madalas? Well, busy ako. Busy ka dahil? Hindi sa work, but sa school. Alam niyo naman, nag-start na ako sa school. Yeah, ayun. Nag-start na kasi yung aking anak sa school. Congratulations anak. Thank you. Mag-aral ka na mabuti ha. Yeah. Kaya nakapokus siya lagi sa eskwelahan. Yes. Siyempre, yun ang priority namin mag-ama. Hindi lang priority niya, priority namin yung mag-ama dahil kaya ko nga siya dinala dito sa Canada para magkaroon siya ng mas magandang kinabukasan. At yun nga, isa sa mga reason, makapag-aaral siya. So ngayon nag-aaral na siya. Kwento mo, kumusta yung pag-aaral mo? Paano ba sasabihin? Para siyang normal na school kasi gusto ko yung mag-aaral eh. Kahit tanong niyo pa yung mga nasa mga kaklase ko sa Pilipinas, mga kaibigan ko, mga kapamilya ko sa Pilipinas na gustong-gusto ko talaga mag-aaral. Makati pala to sa ano? Sa balat? Makati. Sige, tuloy mo anak. Yeah, na gustong-gusto ko talaga mag-aaral. Hindi ako napapagod mag-aaral actually. Kasi iniiyakan ko pa yan eh. Mas gusto mong mag-aaral kaysa nakatambay sa bahay no, anak? Yes. Kasi sayang yung oras eh kapag nakatambay ka lang. Instead na sinasharp mo yung skills mo, nagigain ka ng knowledge, nakatambay ka lang. Natutulog ka lang. But now? Pero ngayon, official back to student na ako uli. Correct. Tapos shoutout dyan sa mga ka-berks na nakikita ko sa school ko. Oh, talaga? Yeah, marami ako nakikita ko mga ka-berks sa school ko. Kinukumusta ka na? Yeah. Yeah, lalo na yung sa food court. Hello po. Tambay ng food court. Napagalat ang tambay ng food court. Diba? Sa food court, meron mga Pilipino doon? Yes. Shoutout po sa inyo. Ayos. May mga classmate ka ba na Pinoy? Meron. Kaso di naman sila nag-speak ng Tagalog. Siyempre, lumaki dito. Dito na sila lumaki. Kaya English spoken in dollars na. Eh di nahasa ka mag-English. Yeah, I'm actually good at English. Yeah! Ay, anak ko! Manang nasa papa niya, pero papa niya di marunong mag-English. Nak, 1 year ka na dito sa Canada. Congratulations! Thank you. 1 year na siya sa Canada. 1 year na ako next week. Kabilis. Ang bilis, no? Parang kadarating mo lang dito kahapon, pero ngayon, isang taon ka na kaagad. Naalala mo yung araw na to, nung dumating ka dito sa Canada, ito yung part na to. Mga ka-berks, nandito na yung anak ko mga ka-berks. Tagal ko nag-antay, 18 years. Finally. Tagal na. Dito na ako finally. Okay ka na? Tagal na ako. Process ng papers mo, pero natapos din lahat. Yan ang pinaka-importante. Ang dami ng struggle natin. Pero, welcome to Canada. Ba't kika sa mga ka-berks natin? Hello mga ka-berks. Nandito na siya sa Canada mga ka-berks. Yung hirap ko. Ang daming hirap. Pero nandito na siya. Finally. Finally, anak.
Ang saya-saya ko mga ka-Berks. O alam nyo lang. Mga ka-Berks, isang taon na pala yun. Grabe, ang bilis ng panahon. I can't believe nga na 1 year na ako dito. Kasi para dumaan lang yung taon eh. Diba? So ano yung mga papayo mo anak sa mga kapwa nating Pilipino dyan na mag-aaral o gusto mag-aaral dito sa Canada? Prepared. Be prepared. Kasi hindi lang basta-basta yung school dito na kakilala mo agad yung mga kaklase mo. Eh, dito sa Canada, napakadaming possibilities na pwede kang makakilala ng mga friends mo, ng mga potential friends mo. Kasi iba-iba tayong lahi na nag-aaral dito. Ako, may mga Asian friends ako, may mga ibang friends ako sa ibang lugar din. Nakikisama din ako sa mga, you know, mga beliefs nila, mga opinions nila, syempre respeto din. Correct. Tapos adjust lang, especially sa Canada, from coming from Philippines ako, tropical country 'yon. Ngayon, kahapon, okay lang yung weather, like mga minus 11 degrees Celsius. Tapos ngayon, minus 25 degrees Celsius na. So, layers tayo diyan. May jackets tayo, iba pa yung inner jacket sa outer jacket. Tapos meron ka pang t-shirt. May t-shirt ka pa. Tapos, syempre, gloves mo kasi nga, malamig talaga. Ay nak, tanong ko, what is the difference? Parang Miss Universe, no? What is the difference between Philippines and Canada education? The education system of Philippines and Canada? Well, mostly sa no hard feelings, pero para sa no hard feelings, pero para sa akin lang naman, mga opinion ko lang naman to, yung nakikita ko, napapansin ko ay wala kaming mga ibang subjects na, you know, irrelevant sa program namin. For example, ang program ko is culinary. So it's all about cooking. All about cooking, all about history of cooking, all about skills of cooking. Okay. Wala akong physical education, wala akong music. So you mean walang mga ibang subjects na not related to your course? Yes. So everything is about the course that you want. Yes. So mas focus sila talaga sa mga courses na gusto mo. Gusto ko. Okay, that's good. Yeah, tapos hindi yung wala kaming minor subject, major subject, wala mga ganun. Kung ano yung subject mo, mayroon kang lecture at laboratory. Yun lang naman eh. Which lecture, is about doon sa course na gusto mo. Yare, lecture. Magdi-discuss lang si instructor. Tapos kayo magte-take notes. Tapos laboratory, doon nyo i-apply kung ano yung diniscuss nyo sa lecture nyo. Okay. Yeah, tapos napaka free dito na pwede ka mag-rent ng mga equipments, pwede ka mag... Ayun yung tinatawag naming sign-out. Magsa-sign-out ka ng mga equipments, papangalan sa'yo. Kung gusto mo i-try, kung yari, wala kang equipment, wala kang panluto, wala kang camera, wala kang mga microphone, pwede mong i-sign out yun sa pangalan para magamit mo. Available dito sa school. Available sa for school. For free. Yun, yes. Pero syempre, dapat ibalik mo at ingatan natin. Kasi hiram lang natin yan. So far, how would you like the school? So far, I love it. You love it? Ang ganda-ganda ng school ko. Thankfully, nakapasok ako, na-accept ako. At ang ganda din ng schedule ko. Gigising ako mga 6, tapos yung pasok ko, 10. Yatid ko pa siya. Yeah. Sometimes yatid ko sa school, sometimes sa train, sometimes magko-commute siya. Depende pag busy ako sa pagde-delivery. Tama. So any last word para sa ating mga ka-Berks? So mga ka-Berks, hanggat mayroon kayong pagkakataon na mag-aral, go thrive. Kunin niyo yung opportunity na yan kasi hindi lahat ng tao nakakapag-aral. Strike while the iron is hot. Yes, just like that one. Kasi nga, diba, yung pag-aaral, mahalaga yan. Knowledge. In the end, ikaw din ang makikinabang dyan eh. Yes, para siyang napakalaki at napakatagal na investment. Invest mo yung skills mo, yung knowledge mo sa education. Para sa better future. Correct.
And that's about it, mga ka-Berks. Yeah, nakita nyo na si Angelo, ha? Kaya medyo busy tayo sa school eh. O sige na, paano mga ka-Berks? Hanggang dito na lang, Chris Cusinero at Angelo, ang inyong kapamilya, kapuso, katropa, kabarkada at ka-Berks. Bye-bye po, ingat po kayong lahat yan. Bye-bye. Parang kailan lang no kadarating ni Angelo. Ngayon, nag-aaral na ulit siya. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nagdasal dyan na si Angelo ay makapag-aral, na si Angelo ay matuloy ang kanyang pangarap. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagmamahal nyo sa aming mag-ama. Maraming salamat po. At sa ulitin po ulit, Chris Cusinero at Angelo, yan o, dyan siya nag-aaral o. I am very very proud sa aking anak. Maraming salamat po ulit. Bye-bye. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya, kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Cusinero na. Halika na't sumama ka at manood. Mga matay mamamangha, di lang dyan ang mabubusog. May mga lugar pa lang, ganito ang nangyayari. Kapag nakita mo, mapapawaw, mapapagrabe. Mga ka-Berks, tara muna gala. Mga lugar dito kanyang ipapakita. At sa pagluto, mati kayo ay tatakamin. Pag Chris Cusinero